Hello guys and welcome back to my channel. So today's video is going to be about this Avalon Organic Vitamin C Moisturizer. So yan siya. So as you can see, namumula masyado yung mukha ko. And currently I'm having a really bad breakout and I just used my Indian Healing Clay Mask. Napaka tapang or napaka harsh niya na, I mean, napaka paano ba, powerful na mask niya, as in talagang yung pores mo na bukas talagang isasara niya, and as in medyo mahapdi siya sa mukha or masakit siya sa mukha. So going back to the topic, I have been using this for less than 2 months and gusto ko siya. And this one, I bought this in Healthy Options in Greenbelt 1. This is 595, if I'm not mistaken, just around 500 pesos. So it says here Avalon Organics. That's the brand name, Avalon Organics. Intense defense with vitamin C. Oil-free moisturizer, lightweight, cream rehydrates for improved texture and elasticity. No GMOs, vegan, biodegradable. Certified. NSF. Hindi ko siya mabasa, sobrang liit niya. So, yeah. Other than that, it says here that this rejuvenating oil-free moisturizer nourishes with soft, non-greasy hydration while energizing skin for a smoother, firmer, and more youthful appearance. Environmental aggressors such as UV rays and pollution create free radicals that cause premature signs of aging. Study shows that antioxidants can neutralize these damaging free radicals. Intense defense, balanced antioxidant-rich vitamin C, white tea, and lemon bioflavonoids to defend skin and support its natural renewal cycle. Yeah. So, how to use the product? Applying to freshly cleansed face and neck completes in an antioxidant intensive regimen. Intensive and sheer moisture SPF 10 is recommended if exposure to sun is expected. So yeah, might as well apply nyo lang siya sa gabi. So ako ay na-apply ko lang siya sa gabi, and kapag hindi masyadong mainit yung panahon, kasi hindi talaga ako, ayaw talaga ng balat ko ng yung mainit ang panahon tapos mag-a-apply ako ng mga cream, even though oil-free siya, kahit na oil-free pa siya, kahit anong product na may malagkit na texture, ayaw talaga ng mukha ko. Talagang magpipimple ako ng bongga and lalo magka-clog yung pores ko, kaya ina-apply ko lang to kapag medyo maganda yung panahon, yung medyo malamig, kasi lalo nang sira yung aircon namin. So, naka-electric fan lang ako. So, kapag medyo okay-okay yung panahon, or medyo pakiramdam ko medyo malamig naman yung pagtulog ko, nag-a-apply ako nito. But, kung talagang malamig naman sa room nyo, or malamig naman yung temperature sa room nyo, maglagay kayo nito every night, right after cleansing your face and toning your face. Maglagay kayo na to. It's very effective and nalalighten niya yung pimple marks mo. So yeah, going back, diba, I have shown you my review regarding vitamin C serum from the Body Shop. So, might as well alam nyo na din na disappointed ako sa product na to. And then, because of that, naghanap ako ng alternative and I found this in Healthy Options. So basically you can buy it online, but you know, kung mag
kung bibili ka nito, eh, Australian brand to, if I'm not mistaken. Walang nakasulat. Pero, according to the website, Australian brand siya. And I have seen different, I mean, other video reviews regarding this product. And maganda yung mga review nila dito. Ang problem lang sa akin is I don't know kung sa akin lang, parang hindi siya masyado na-absorb ng skin ko then the entire night. Medyo paano ba, sticky or heavy yung feel, yung feeling niya sa skin. But other than that, gusto ko siya kasi I don't know, gusto ko talaga siya, hindi ko alam kung bakit. And it's humongous compared to the vitamin C from the Body Shop, and it is less expensive. This is cheaper for 595 pesos for a humongous moisturizer, I tell you guys. So yeah, this is the product. As you can see, medyo bawas na siya. And ang nagustuhan ko dito is yung container niya is punong-puno talaga, as in. And yung amoy niya, orange. Sarap ng amoy niya. Parang gusto mong tikman yung amoy. Parang sarap niya ipahid sa buong katawan mo. Well, kasi nga mainit, ayaw magpapahid na kung ano-ano. But since you know what, kaya ako binili to. Dahil bumili nga ako nung Indian healing clay mask. Kasi sobrang strong talaga nun eh. Kailangan mo talagang maglagay ng moisturizer. So, since gumamit ako ng moisturizer, mag-a-apply ako nito. Gusto ko sana mag-apply din ng vitamin C serum na binili ko sa The Body Shop. Kaya lang iniwan ko siya sa office. Kasi pagka naghihilamos ako dun, kasi diba sa office sobrang lamig talagang bonggahan ng aircon. Kaya ginagawa ko para hindi sobrang makakadry ng skin sa office. Iniwan ko siya doon, tapos sa bahay, ito yung ginagamit ko. Kaya lang, sobrang tipid ng, pag gumagamit ako nung binili kong moisturizer, yung vitamin C moisturizer sa The Body Shop, talagang unting-unti lang ako kasi ang mahal eh. 1,400 50, eh sobrang liit ganyan lang, tapos payat pa, parang kaganyan lang yung bottle niya. But, ano naman siya, siksik naman siya, I can tell. Guys, you might want to try yung Aztec Secret Indian Healing Clay Mask. Indian Healing Clay. You may want to try that. Kasi sobrang galing niya talaga, as in overnight. Kunyari nyo yun, ayan. Ang dami kong pimple. Overnight yan, guys. Or even right after mo maghilamos, ay, die. Tuyo ang pimples mo. Kaya try nyo na. Nga pala, di ba blonde yung buhok ko? Tapos nagkulay ako ng meron kasing nagbigay sa lola ko ng pangkulay ng buhok. Revlon na imported galing ibang bansa. So, tinry ko. Ang nakalagay dun sa packaging niya is brown black. But it turned out to be like a strong black on me. In super dark yung color. Eh, yung natural color ng hair ko is brownish. So, ito. Although, may parang undertone siya na brown. Talagang pagkabanlo ko, talagang black na black siya. Kasi, sobrang sirana ng buhok ko. Sobrang sirana ng buhok ko, kakulay, kaka-bleach. Kasi ba naman pakulay ako, tapos nag-bleach ako ng todo. Kasi before noon, prior to that, nag-ombre ako ng buhok. Kasi talagang
ombre tapos total bleach talaga hanggang dyan. Yung bleach hanggang dito pababa. And then after that, nagpagupit ako tapos nagpakulay na naman ako ng parang burgundy. Tapos pag nanawa ako sa burgundy, nagpakulay ulit ako ng light, ano yun? Light blonde. Tapos after nun, eto na, nagpakulay na naman ako ng itim. Pero nagustuhan ko yung itim kasi parang ano, pag naka-makeup ka, and naka-makeup ka tapos naka-maayos kang damit, naka-formal, pang-office, parang ang linis mo lang tingnan. So, yun lang guys, and see you on my next video, and God bless you all, and good luck nga pala sa botohan.